Well, well, well mga kapopong, kumusta? Well, bibigyan ko lang kayo ng update regarding dito sa isa sa mga pinakamayayamang tao ngayon sa China na si Jack Ma. Actually, simula kasi nung gawang ko ng video itong si Jack Ma, halos ilang buwan na rin na nakakaraan. At kung itatype mo ang pangalan ni Jack Ma ngayon sa internet, ay totoong mapapansin nyo rin na parang wala pa rin mga latest news o wala pa rin mga public appearances itong si Jack Ma sa China ngayon. Which is kung isa ka sa tagusubaybay nitong bilyonaryo na ito, ay masasabi mo talagang this is very unusual para dito kay Jack Ma, na dati sobrang aktibo ito sa iba't ibang conferences at mga interview sa China. Na ngayon naman eh, bakit parang nagbago na ito? Well, wag talaga kayo magugulat sa mga updates na ipapakita ko sa iyo mamaya, so wag na natin patagalin pa at simulan na natin. Well, honestly mga kapopong, maliban dito kay Jack Ma, ay actually hindi lang naman talaga siya ang nakakaranas ng panggigipit ngayon sa China. Na kahit ang mga mismong super yayaman ngayon at super sisikat ngayon ng mga artista sa China eh, hindi rin nakaligtas sa sarili nilang gobyerno. Anyway, siguro mas maganda kung pag-usapan muna natin itong mga nangyayari ngayon sa mga artista ngayon sa China. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay gumagawa ngayon ng hakbang ang komunista ng China, most especially sa pamamahala ni Xi Jinping upang i-regulate at ipatigil yung sobrang impluensya ng mga artista o mga celebrity ngayon sa China. Ano ang dahilan? Well, ang number one reason lang naman dito at base mismo sa Communist Party of China ay napapansin daw nila na parang nalalason na raw ang isipan ngayon ng mga kabataan sa China. O sa madaling salita ay napapansin ngayon ng gobyerno ng China na unti-unti nang nalilimutan ng mga kabataan ngayon sa China ang tunay nilang kultura doon. Or for short eh, parang nahahaluan na kasi ng Western mindset at ng mga J-pop at K-pop mindset ang mga kabataan ngayon sa China. At dahil nga dito sa obserbasyon na ito ng komunista ng China, ay dito ay iniisa-isa na nila yung mga Chinese artist na sobrang iniidolo ngayon ng mga kabataan sa China. Well, alam niyo ba ang ginawa ng gobyerno ni Xi Jinping dito sa mga artista na ito? Well, ipinatigil lang naman ng komunista ng China o nitong gobyerno ni Xi Jinping ang ilan sa mga proyekto nitong mga artista na ito. At ang ilan pa nga sa mga artista na ito ay tinatakot na kung ipagpapatuloy nila itong pang-iimpluwensya na ito sa mga kabataan sa China, ay dito daw eh, parang kinakalaban na daw nila ang mismong gobyerno ni Xi Jinping. Well, sino ba naman kasing artista sa China ang hindi matatakot na mismong itong si Xi Jinping na ang nagpapautos upang ipatigil na yung mga bagay na ginagawa nila sa China? Well, dahil nga dito sa mga utos ni Xi Jinping, ay totoong sobrang dami ngayon ng mga sikat na artista sa China ang biglang nawala ng mga proyekto o biglang nawala ng mga trabaho doon. At alam niyo ba ang isa sa mga ginawang hakbang ni Xi Jinping upang masolusyonan itong bagay na ito at upang hindi tuluyang malason ang isipan ng mga kabataan sa China patungkol dito sa mga iniidolo nilang mga Chinese celebrity? Well, huwag kang magugulat sa mga unang plano ni Xi Jinping, ha? Dahil nagsisimula na ngayong isama sa kurikulum ng mga paaralan doon ang mismong buhay ni Xi Jinping. O sa madaling kwento eh, isa na sa mga subject sa mga paaralan doon ang buhay ni Xi Jinping. At itong subject o itong pag-aaral sa buhay ni Xi Jinping na ito ay magsisimula ng pag-aralan kahit yung mga kabataan na nasa kindergarten pa lamang. Well, mukhang nakakuha yata ng idea itong si Xi Jinping dito sa kaibigan niyang si Kim Jong-un. Na siguro kahit ikaw eh, alam mong ganito rin ang sitwasyon ngayon sa North Korea. Na ang isa agad sa mga unang subjects na pinag-aaralan doon ay ang mismong buhay rin ng pamilya ni Kim Jong-un. And take note mga kapopong na kahit nasa high school o nasa college ang mga kabataan doon at kahit sobrang kabisado o alam na nila ang buhay nitong pamilya ni Kim Jong-un ay patuloy pa rin ang kanilang subjects patungkol dito sa pamilyang Kim ng North Korea. Ano ang dahilan? Well, ito lang naman ay upang makasigurado rin ng North Korea na matatandaan ng mga kabataan doon na isang bayani talaga ang pamilya ni Kim Jong-un. Pero ang katotohanan naman dito sa ginagawa ng China at ng North Korea ay takot lang naman talaga ang kanilang mga leaders doon na mabuksan ang isipan ng mga tao sa kanilang mga bansa at sobrang takot rin sila na ito pa mismo mga kabataan sa kanilang bansa ang in the future eh ang magpabagsak ng komunista ng China at ng North Korea. Na sa madaling kwento at upang hindi ito mangyari, ay nilalason na agad nila ang isipan ng mga kabataan sa China at sa North Korea. Na ang example lang nga dito ay hindi nakakagamit ng internet ang publiko sa North Korea at sa China naman eh, naka-block o hindi nagagamit ang Facebook doon. Well, maliban na lang kung may VPN ka.
Anyway, pag-usapan na natin itong nangyayari ngayon kay Jack Ma. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam at para doon sa mga tao na hindi updated patungkol sa financial situation ngayon sa China, ay wala na sa top 1 o wala na sa top 2 sa pinakamayamang tao ngayon si Jack Ma sa China. At ang top 1 na ngayon na pinakamayamang tao ngayon sa China ay walang iba kundi itong businessman na si Zhong Shanshan. At alam niyo ba ang negosyo nitong ni Shanshan? Ito ba ay patungkol sa mga internet businesses? Nope, hindi. Ito ba ay patungkol sa mga technologies tulad ng paggawa ng iba't ibang mga online games? Nope, hindi rin. Dahil ang negosyo nitong Chinese businessman na ito walang iba kundi pagbebenta ng mga bottled water o ng mga tubig sa China. Yes, mga kapopong, patungkol nga sa pagbebenta ng tubig. At ang kanyang net worth o yaman naman ngayon ay halos 68 billion US dollars. Na kung i-convert natin ito sa pera natin dito sa Pilipinas, ay halos 4 trillion pesos ito. Yes, mga kapopong, letter T yan ha? 4 na trilyong piso. Pero alam niyo ba kung bakit hindi na si Jack Ma ngayon ang pinakamayaman sa China? Ano ang nangyari? Well, bigyan kita ng isang halimbawa, ha? Actually, may isang kumpanya sanang ilalagay ulit sa stock market itong si Jack Ma. Na alam naman natin na kapag ang isang kumpanya isasali o ilalagay sa stock market, ay ang plano nitong kumpanya na ito ay kumuha ng maraming investors upang mas mapalaki itong kumpanya na ito. Subalit, yun nga lang. Alam niyo ba ang ginawa ng financial regulatory sa China dito kay Jack Ma? Well, ito lang naman hinarang nila itong plano na ito ni Jack Ma. At kilala niyo ba kung sino ang nasa likod nito financial regulatories na ito na nagpatigil nito? Yes, mga kapopong, tama ang iyong nasa isipan dahil ito'y walang iba, kundi ang mismong gobyerno ni Xi Jinping. Na sa madaling kwento at sa madaling paliwanag, ay kapag kasi naramdaman ng gobyerno ni Xi Jinping na masyadong nagiging makapangyarihan na ang isang tao sa China dahil sa yaman o dahil sa pera nito. At most especially kung itong tao na ito nararamdaman nilang hindi suportado ang kanilang CCP o ang kanilang Communist Party of China, ay dito ay gumagawa sila ng paraan upang mapatigil ang mga proyekto nito. Na actually, hindi lang naman talaga si Jack Ma ang nakakaranas nito, kundi ng marami pang mga negosyante ngayon sa China. Well, naglabas pa nga ng statement ang komunista ng China at sinabi nilang, suportado naman daw nila itong mga kumpanya na ito at ang gusto pa nga daw nila lumaki ito internationally. Pero ang pinakang gusto nila ay still makontrol pa rin nila itong mga kumpanya na ito. Well, sa madaling salita, ay hindi papayag ang gobyerno ni Xi Jinping na hindi sila makinabang sa pera na kita ng mga Chinese billionaire sa China. Na alam naman natin na itong mga pera na ito ito yung perang ginagamit ng China hindi lang sa pagpapalakas ng kanilang military, kundi ito rin yung perang ipinapahiram nila sa ibang bansa upang ibaon naman sa utang itong mga bansa na humihiram sa kanila ng pera. Na ang gusto nila ay makontrol nila itong mga bansa na ito, na parang nangyayari nga ngayon sa Afrika na sobrang laki at baon na sila sa utang dito sa China. Well, kay mga kapopong, ano masasabi nyo dito sa pamamalakad ng gobyerno ng China? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may natutunan o nalaman ka sa video ito'y mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, Te amo!